Welcome back mga tropa, we're finally here at the most infamous Clark Abandoned Hospital. Ito nga ay nirank as number one scariest place in the world, hindi lang sa Philippines, ng Ghost Hunters International at National Geographic. Ito na yata yung sinasabi nila na emergency room. At halos 80% ng mga pasyenteng dinadala dito galing sa gera sa Vietnam ay patay, mga namamatay. Kaya napaka-historic talaga ng lugar na to. Kasama ko nga pala sila Ma'am Aiza, ayan. Ay, hi! Leader sa FWD. Nagtutour lang po kami talaga. Hello Ma'am! Hello po. Pakilala po kayo. Ako po si Rica Bell. Ayan. Si Sir John Tiamzon pala. John James. Pala. JJ. Si Sir nga pala. Pakilala po kayo. Sir, pakilala po kayo. Hi, Marvin. Sir Marvin nga pala. From FWD. Yes. Ganda no? Yung construction niya para siyang mukhang ano, para siyang bakal pero kahoy yan gawa. Napanood kasi natin doon sa mga nagba-vlog dito. Tinuktok nila yan eh. Oo nga, style ano siya, bilog-bilog na ano, napaka-creepy ano. Creepy ng design. Tapos yun yung ano niya, emergency exit ano, papuntang rooftop kapag yung ano, parang fire exit siya. Ayun. May emergency ladders. Ayan. Ito nga yung emergency room ng Clark Abandoned Hospital. 80% ng mga dinadala dyan galing sa Vietnam War, patay or namamatay. Mga terminally ill na mga galing sa Vietnam War. Pinatayo ito noong 1960 ng US Armed Force or USAF. Nagsara to nung pumutok yung bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi na siya na-renovate. Ang kinakatakutan nga dito yung morgue do sa baba. Kasi maraming ang ano doon, sacrimate. At doon sa pinaka rooftop naman may mga nakasabit pa doon ng mga lubid kung saan yung ibang mga pumupunta dito nagsusuicide. Yan nga ang view dito. Guys, hindi basta-basta pwedeng pumasok dito. Kailangan merong permit. Kung magsa-selfie lang, pwede naman dito sa labas. Talagang vinandal na nila, no? Puno na ng vandal itong building na to. Sayang. At bago nga pala kayo pumunta dito, magdasal din tayo para doon sa mga hindi matahimik na kaluluwa dito. May mga nagpapakita dito, may mga anino nga daw. Yung mga nagtatago dito sa walls. May mga butas din dito, kaya ingat. Andito nga yung mga nakuhanan ni Kabayan Noli de Castro, yung merong painting ng demonyo, tapos yung may mga nakalagay na help, ganun. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Panalangin natin yung mga kaluluwa dito na di matahimik. Kalalim pala yan. Andito sa baba yung morgue. Yung kinatatakutang morgue, nandito sa baba. Yung hospital nga pala na to, isa sa pinakamalaking hospital nung time na yon sa buong Asia. Sayang talaga na di na-renovate, ano? Talagang pinabayaan na nila kasi yung cost. Di ba yung US ang magpapagawa kasi sila yung ano na to, yung may base dito, dito sa Clark. Meron nga daw nagpapakita dyan, kapag hinabol mo, mahuhulog ka doon sa butas, kaya
ingat-ingat, kailangan ng permit dito at saka kailangan ng tour guide kapag magpupunta ka dito. Yung mga nagva-vlog dito, kapag yung nagsasalita silang ganyan, may sumasabay. Ngayon, hindi nila naririnig. Kapag ine-edit na nila, doon pumapasok yung sound. Merong mga naririnig dito, may mga English speaking pa nga daw. Kasi nga, di ba yung mga sundalo na galing ng Vietnam War, ang naririnig nila, help, I don't wanna die. Ganun yung mga sinasabi. Meron din dito yung may ni-rape daw, tsaka inihulog doon sa butas. Ngayon, hinahanap niya yung, ano, yung pumatay sa kanya. Ngayon, yun yung nagpapakita dito ng Black Lady. Sa sobrang galit niya, hindi na siya, ano, akala niya eh, nandito pa yung pumatay sa kanya. Oh. Ginagambala niya yung mga pumupunta dito. Meron mga nag-vlog na dito, dito sila natulog eh, sila Von Ordonia. Tapos alas tres na madaling araw, hindi na sila makalabas, natatakot sila. Ngayon, doon sila umihi doon sa bote. Oo, dito sila nag-tent, meron silang tent na ganun, tapos doon sila naglalaro nung chess. Dito sila nagpaumaga. Parang may nakita na nga akong ulo, so guys, ingat-ingat lang. Kailangan meron kang kasama na pamilyado talaga tong lugar. Tsaka may mga sinasaliban kasi dito, kaya nga ingat ang pagpunta dito. So, thank you so much. Yung mga hindi matahimik na kaluluwa dito, pinapanalangin natin. Bigyan natin na respeto. Kahit sila'y patay na. May mga sinasaniban din kasi dito. Tapos, may mga sumasama daw ng mga spirito kapag yung may negative, ano ka, may negative aura ka or energy, sumasama yung, ano, yung ibang mga kaluluwa doon sa mga bumibisita dito. Ang gusto ko sanang puntahan din, yung doon sa taas, yung meron nga daw nagpakamatay na construction worker, nakasabit pa doon sa taas na yon yung mga lubid, oo. Nandun din yung, ano, yung meron siyang crematory din, na merong nakita yung bata. Yung bata. Ang pogi-pogi daw nung bata, pero maitim. Akala daw niya nalublob sa kanal. Nung pala, doon siya nakatira. Doon siya pinatay. Doon sa yung crematory na, ano, yung kala mong oven siya. Pinasok siya ng buhay doon. Ang ganda-ganda daw nung mata. Tapos matangos ilong. Oo. Ano masasabi mo, bro? At nandito na tayo sa makasaysayang Clark Abandoned Hospital. Medyo kinabahan lang, pero ano, okay. Oo, mabigat sa loob, ano? Sayang, hindi na renovate. Pinamahaya na rin siya ng elementals, hindi lang doon sa mga nasawi dito. Tingnan mo, yung may lubid akong impali doon na, ano? Yung... Andun pa siya, intact. Oo, pa, hindi nila tinatanggal. To, may time meron doon, wala namang hangin, may gumagalo kayo na sa loob. Ay, meron ba? Meron ba? Nakita mo? May nakita akong, guys, hindi lang ako, ano, hindi ko lang sinabi kanina, may nakita akong ulo dun sa ano, yun siguro yung sinasabi nila na. Tsaka gumagalaw yung dapat, ano. Dapat lahat ang gagalaw, no? Gumagalaw yung linya. Actually, walang hangin dito, guys. Gumagalaw yung linya. Alang tigil yung paggalaw ng linya, guys. Meron talagang nagpaparamdam sa atin. Pinapanalangin natin yung mga kaluluwang di matahimik dito sa Clark Abandoned Hospital. Sa ngala ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Yan. Ngayon lang ako naka-witness ng paranormal activity. Diba? Hindi na gumagalaw yung kabila, diba? Ibig sabihin, mayroong malakas na energy dyan. Ayan. Nawala na. Pinanalangin na natin siya. Na sana makatawid na sa kabilang buhay. Ayan. Thank you so much. Ngayon lang ako nakakita in actual, ano, yung paranormal activity. Nabubulol na tayo. Kaya ano, yung mga kapag daw, ano, alam nung mga kaluluwa dito kapag yung pilosopo daw or kinokontra, nababasa nila kasi yung isip. Kailangan na respetuhin yung mga hindi natin nakikita. Kasi mas nauna rin sila dito eh. Ayan. I'm so amazed at the same time. Salamat po. Tabi-tabi po. At
Siguro nga doon maraming multo sa McDo kasi doon napapagpag lahat eh. 'Di ba? Isa sa pinaka maraming multo yung McDo, 7-Eleven, doon kasi nagpapagpag. Oo. Naniniwala ba kayo sa pagpag? Pagpag muna tayo. Pagpag. Parang may umahawak. Ayan. Umaga lang. Yung isa na, tapos naging dalawa, tapos suminto. Gutom lang yan, tara na. Let's go. Andyan yung sumisilip, nakita ko kanina. Na-experience ko na yung sumisilip. Sana nakuha na natin. May sumisilip kanina. Mm-hmm.